I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on. Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. Always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat ngayong gabi ng Wednesday, maulang gabi sa ating lahat, Ate Jamie, Ate Carlene. Ayan, so magandang gabi po at welcome to Negosyo. Ate Carlene, batiin mo na ang ating mga kamag-anak dyan sa... Maayong gabi sa lahat ng mga Bisaya at Marajaw na gabi sa Indutanan, mga Surigaono. Welcome sa Negosyo. Ayan. At pumpisahan ko na, babatiin ko ang aking ating masugid na taga-subaybay. Ang bias to, ang aking uncle. Hello, Tito Jojo mula sa Riyadh, Saudi Arabia. So magandang gabi sa lahat ng mga nanais umasenso at sa mga nais tumulong sa pag-asenso. Ang galing. Inumpisahan na ni Tito Jojo ang ating topic ngayon. Actually, kasama talaga si Tito Jojo sa atin kasi yun po yung susunod kong sasabihin. Uh-huh. Pero una, sa mga viewers po natin, so yun ang unang pakiusap namin. Siyempre, pakishare at pakilike po yung page natin, Incenso at Asenso. Ayan, so pakishare. At para mas marami pa, sabi nga ni Tito Jojo, para sa mga gustong umasenso na kakilala ninyo at syempre
yung, para sa mga gustong tumulong sa pag-asenso. At dahil Ate Carlene, Ate Abby, nabanggit na nga ni Tito Jojo yung tungkol sa tumulong at saka gustong tumulong. Sorry. Ayan, so pag-usapan natin kasi baka medyo nakakalimutan na natin. So, 'di ba before pinag-usapan natin, meron tayong isang community na gustong i-build dito sa negosyo at ano nga 'yun, Ate Abby? Ito yung tinatawag nating Ora et Labora Cooperative. So, na-discuss na 'to dati sa mga previous segments natin na yung pag-build natin ng community, ito yung tayo-tayo eh magtutulungan at tayo-tayo magtatangkilikan ng mga produkto at mga essentials or services na ating gustong i-provide sa ating madlang people. Ayan, Ate Carlene. Okay, Ate Carlene. Mm-hmm. Ito pong co-op na po ito ay layunin para makatulong sa mga gustong magnegosyo na wala pong pang-umpisang kapital. Kaya po, hinihikaya po namin ang lahat na may kakayanang tumulong, na itagpo yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, na may kakayanang tumulong para sa mga taong nangangailangan ng tulong. At saka yun nga, dun sa mga gusto ring tumulong, willing tumulong, sabi nga natin, di ba, wala sa malaki or sa maliit ang pagtulong. Lahat tayo kaya nating tumulong. Kaya kung hindi nyo alam kung kanino kayo lalapit, kung gusto nyo ng may kasama, may kaagapay sa inyong pagtulong, naririto ang Ora et Labora para kayo ay gabayan. Ayan. Okay. Ngayon, Ate Jamie, since na-discuss natin, binalikan natin about cooperative or building community, halimbawa naman, mayroon tayong isang viewers or mayroon tayong isang masugit na tagasunod dyan na gustong mag-umpisa ng negosyo. Diba? Ngayong pandemic na to, ito nga yung tinatawag nating new normal. Ano ba yung mga essential na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan ngayon? Okay, so tama yan, Ate Abby. So, ayun nga, balik ko lang din doon sa may co-op natin. Kasi baka, actually, maraming nagtatanong, ano ba yung co-op na yan? So, yun yung na-discuss natin na ito nga po yung Ora et Labora. Tapos, ang question nila, Ate Carlene, paano nga ba ako magiging part ng co-op na yan? Ayan. Ito po, pwede po tayong maging member sa co-op natin sa pamagitan ng pag-click ng link. Ayan, para so, maging member po sa co-op namin. Andun po yung mga detalye. Ayan. Kumbaga, kung meron kayong mga questions or inquiries about the Ora et Labora Cooperative, huwag po kayong mahiyang mag-message sa Facebook page ng Ang Insenso at Asenso. So, www.facebook.com/angincenso@asenso. Yan. Okay, so ayan. So dahil ang co-op nga natin, gusto natin makabuild ng isang community na syempre nagtutulungan. Isa sa gusto naming itulong po sa inyo, so ito po talaga ay ni-research namin. So ngayon ng new normal, so ang pag-uusapan po natin, based nga po dun sa pinost po namin, ano nga ba yung mga patok na business na dahil tayo ay mga nasa bahay lang, ano ba yung mga pwede natin pagkakitaan? Kasi bilang kasosyo ninyo o kanegosyo, syempre, yun yung isang gusto namin itulong sa inyo. So, syempre, wag na natin pagtagalin. Yes. So, simulan na natin. Uh-huh. At, actually, bibigyan natin sila, Jamie, ng at least top 15 na patok na business ngayong new normal. At magugulat kayo kasi iba din sa mga negosyo na to, existing na eh. Kahit na walang pandemic, talagang ongoing na tong mga business okay. na to. So, dun sa mga viewers natin, feel free po na mag-comment kung ano po yung masasabi ninyo tungkol po dito sa mga dinidiscuss po natin. So, simulan na natin. Sabi nga natin, top 15. So, ano ba ang ating pinaka top 15 dyan, Ate Abby? So, ilabas na natin. Yes. So, ayan. At number 15, parang countdown lang eh, no? At number 15... Ayan. So, ito yung tinatawag natin ng mga writing services. Actually, ito yung before, kahit wala pa siyang pandemic, magugulat kayo, marami sa mga kabataan natin. Ayan. Magandang gabi po sa mga kasama natin ng mga millennials, na mga bago nating kasama. So, itong writing services na to, meron kasi ako isang kaibigan. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Kasi meron na siyang work. Tapos, at the same time, sabi niya, meron akong racket. Before, nira-racket lang niya to. Paano itong writing services? Yung writing services po ay ganito. Meron po kasi tayong mga tinatawag na app. Meron tayong mga Upwork, tapos meron tayong mga freelance, meron tayong mga app na ganun. Ang kagandahan po nito,
ito po yung gagawa ka lang ng login ID mo. So magla-login, gagawa ka ng account doon. Pagbukas mo doon, makikita mo lahat ng mga available na trabaho na gagawin. Ano po ito? Dahil nga writing services. Alam niyo po ba itong kaibigan ko na to? Meron lang siyang, syempre, laptop. Minsan, isa sa part ng writing services, halimbawa kung magaling ka sa grammar, yung pag-i-edit. So, ayan, yung pag-i-edit nung... Tapos, isa pa sa ginagawa ng friend ko, meron siyang boss. Parang, every time na may meeting si boss, siya yung gumagawa ng report. Even okay. yung mga PowerPoint presentations, encoding. Siya yung gumagawa nun. So, kaya friends, kung magaling tayo doon at medyo, halimbawa, na-layoff tayo, medyo naging... skeletal yung work natin, ito yung isang pwede nating tignan. So, di ba, ang social mo, kasi si boss, ikaw ang gumagawa ng report niya. Tapos yun, PM nyo lang ko, pwede namin ibigay sa inyo, ano ba yung mga site na pwede nating makita yung mga work na yun. Ikaw ang mamimili. So, kung ano yung skills mo, ilalagay mo lang doon, tapos ibabato sa'yo ngayon kung ano yung mga work na pwede sa'yo. At friends, ang laki-laki po ng kita nito. So, yun. Yung friend ko, kumikita siya sa isang work lang minsan. Gagawin lang niya yung report ni boss. Kumikita siya minsan ng at least 15,000. So, wow. Isang work lang yun. So, at least, kumbaga, ito, ikaw na mismo yung hahawak ng oras mo. Hindi ka kailangan nakaupo sa opisina ng 8 oras para magtrabaho, di ba? At kung ano yung time mo, kung kaya mong gawin ng maraming reports, mas better. Correct. So, yun yung isa, number 15 pa lang po natin to. Writing services. Hindi ko alam na meron palang ganyan. Oo, ano, Ate Abby. Tapos kung meron din kayong idea, syempre, baka meron sa inyo, gumagawa na po nito. Share po natin para at least malaman po nung iba. Ayan. So, para magkaroon tayo ng interaction sa ating mga viewers, ayan, mag-comment kayo. Syempre, gusto naming malaman din kung ano yung mga insights nyo dito sa topic natin ngayon. And moving on sa ating number 14. So, Ate Carly, number 14? Accessories business. Ito po yung ginagamitan natin ng kalikutan ng pag-iisip. Kung paano yung, kung ikaw marunong ka sa mga fashion, dahil sa pandemic, bibili ka lang ng mga raw materials like mga beads, yung maliit na plies, pang-lock, yung mga stretchable na garter, di kaya nylon, makakabuo ka na ng mga bracelet na pwede nating ibenta through online or kahit sa mga kapitbahay or kaibigan, po-post mo lang sa Facebook. Aside sa mga bracelet, yung mga pamusod na pambata, or yung mga clip, bibili ka lang ng mga raw materials, gagamitan mo lang ng kunting imagination kung paano gaganda yung isang image. Makakaroon ka na ng business na sarili mo sa pamamagitan ng iyong magandang imagination tungkol sa fashion ng mga accessories. Actually, 'di ba, kahit nga yung mga retaritaso lang sa bahay, kung pwede mong gawing ano. Tsaka naalala ko, 'di ba, si Sister Dina, 'di ba? Isa sa business niya is mask. Yung mga crochet na mask. Oh. So, yun din yung isang magandang accessory business na pwedeng umpisahan ngayon, 'di ba? Okay. So, ngayon naman, sa ating number 13, at alam ko maraming mga millennials kagaya namin ang nakaka-relate dito, okay? Number 13 is vlogging, okay? At ito, sikat na sikat ngayon to, lalo na sa mga nag-YouTube dyan, sa mga very, very hook sa social media, okay? Ito, kailangan lang din natin ng magandang creative masusing creativity, 'di ba? Kailangan na creative ang mind natin. Kailangan magaling tayong mag-research, 'di ba? Kailangan kasi yung magiging content ng ating vlog is yung interest ng mga nakararami. Ano ba yung interest at sino yung mga viewers ng mga vlogs natin, 'di ba? Walang halos kailangang ilabas na ano dito na kapital kasi cellphone meron tayong na. Cellphone sa bahay, bihira ang walang cellphone sa bahay na walang camera, 'di ba? Laptop, internet, lahat ngayon may internet na. So madali ang mag-vlog. So tayo kung tayo ay creative, okay, at marami tayong mahilig tayong mag-explore, pwede nating pagkakitaan ng vlogging. Actually, 'di ba, mga artistang nawalan ngayon sa limelight dahil din sa pagkawala or pagkasara ng ibang network. So ito yung naging alternative nila, 'di ba? At hindi lang naman mga artista, marami ding mga ordinaryong tao ang talagang into vlogging ngayon. At talaga namang
marami ang nagsasabi, kumikita talaga sila dito. Kaya alam nyo ba, meron akong pamangkin, actually bata pa siya, 6 years old, parang celebrant, parang, nakikita nyo po yung talent ng bata, bata siya, nagbablog siya, oh, ito po si tita, ito po si Yui, ito si ano. So parang yun eh, yun yung isang talent na parang na-enjoy nila. Isa pa po sa mga pinakakakitaan ng mga vlogger, halimbawa, meron akong item, meron akong product. Yes. So, siya yung nag-advertise. Yes. So, nagiging endorser siya. Kaya, yun po yung isang tignan natin na pwede natin siyang gawin ngayong pandemic. Oh. Na parang pwede nating pagkakita. Kumbaga, hindi mo kinakailangang maging magaling kumanta o sumayaw sa pagbablog. Yan. Okay. So, number 13 pa lang po tayo. Number 13. At bago po dati na umpisa, ituloy sa susunod, batiin muna natin si Sister Feli Darsen. Si Tita Feli. Yes. Si Wachi. Yes. Ayan. And siyempre, ang ating pangulo ng St. Augustine Lectors and Commentators. Na next Wednesday, kasama na natin. Yes. Imbitahan natin. Saka si Sister Feli Darsen. Magandang gabi po. Okay. Dumako naman tayo ngayon sa number 12. At ito ay ang... Ayan. So, ito ay nakikita na ninyo kung sa mga kanto-kanto natin. Ayan. Sa palengke. Ayan, so yung bigasan, actually yung bigasan, pag malaking bigasan, ito kailangan mo talaga ng permit eh. Uh-huh. Pero kung halimbawa tipong meron kang tindahan, meron sa bahay, kamag-anak sa pwede yan. At alam nyo ba, ang uso din ngayon, wala nang store, wala nang physical store. I-message mo na lang, i-messenger mo na lang, i-deliver na lang. Kasi sa amin, ganun eh. Mm-mm. At minsan, magugulat ka na lang, meron tao dun sa tapat ng bahay ninyo. Kasi yung pala, nagdala na niya yung bigas. So, parang ikaw bilang kapitbahay, kuhanin mo na yung bigas. Oh. Nahirapan na, dala na yung isang kaban. So, yun, simple lang yung bigasan. Hindi kailangan na malaki yung puhunan dito. Pwedeng mag-start tayo sa maliit lang. So, yun, alam naman natin lahat kung ano yung bigasan. Oh. So, kaya, tsaka talaga ngayon sa panahon natin, Ate Jamie, hindi, for our safety, essential lang bigas, pero for our safety, hindi mo kailangan lumayo, hindi mo kailangan sumadya sa palengke para bumili ng bigas. Ito ngayon, ang bigasan retailing, kahit sa kapitbahay, makakabili ka na ngayon. Ganun na siya ka-trending din ngayon. Okay, yan. So... Number? 11 na tayo. Baka magkamali tayo ng bilang, ha? Okay. Homemade products business. Ito po yun ang demand talaga ngayon at patok. Nasa bahay lang tayo. Halimbawa, magaling kang pagluto ng isang ulam. Tulad ng katabi ko dito. Yung business nila ngayon ay mga ulam. Dahil si Nanay Mer na say masarap magluto. At ngayon, ipatok sila ngayon sa ganyang negosyo. Nagsara sila nung nag-pandemic yung talagang pwesto nila. Pero ngayon, through online, mas lalong nag-boom ang products nila, yung negosyo nila. Dahil sa pagluluto ng chicken roll, Shanghai, pancit, crispy curry-curry. Alam na nung nanay ko, salamat. Kaya kung kayo po ay may mga hidden talent sa pagluluto, katulad ng kapitbahay namin naman, yung rilyenong bangus, dati inuulam lang nila. Ngayon, trinay niyang i-ano sa Facebook, yung source of income na nila dahil sa pagluluto ng rilyenong bangus. Ayan. So, tinatawagan ko asawa ko, gumagawa ka ng egg sandwich, chicken sandwich. Ayan, yeah, butter chicken, baka naman. Ayan. At isa pa kasi sa mga homemade products ngayon, alam niyo yung sikat na sikat yung ube cheese desal. Ayan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ngayon, ang dami na niyang flavor, meron na ding makapuno. So, very ganun tayong kagagaling ngayon. Lahat pwede nating... Dati yung mga blueberry na yan sa Starbucks lang. No. Yan. Ngayon, ang dami ng mga magagaling talagang gumawa. So, correct. Yan, yung mga homemade products. Mga longganisa, tocino. Ayan. So, eto, sabi ni Ate Paula, wow, number 15 pa lang ang bet na. Number 15 pa lang, bet na. Writing services. Pasend naman po ng link ng websites. Siyempre naman, yan, sure. Walang problema. Good evening po. And ayan. Then, bago tayo magpatuloy, muli magandang gabi. Si Sister Gina de Guzman, shop ko. Sabi niya? May sinabi siya. Okay. Na-try ko po yan, number 11, homemade products business, Maha ni Tatay Ilo. Ayan. Wow! So, excited na kaming matikman din namin baka yan. Baka naman! Tita Gina, baka naman. Kung kailangan nyo po ng Maha, so ayan, nandyan po ang Maha ni Tatay Ilo. Kaya comment nyo na po yung mga product niyo, meron po ditong free advertisement. Yes! So,
Punta na tayo sa next number, baka hindi po kami matapos. Oo. So, number 10 natin, since usong-uso rin ang mga online, nag-umpisa tayo sa vlogging, meron din tayong digital marketing agency. Ano ba ang digital marketing agency? Alam naman natin na ngayon na hindi lang tayo, mga karaniwang tao, ang talagang into online workforce, kahit mga businesses din. Dahil nagkakaroon tayo ng mga skeletal business, nagkakaroon ng skeletal workforce rather. So ang mga businesses din, kailangan silang mag-innovate. Paano ba nila ma-market ang kanilang business sa mga tao na hindi ngayon makalabas, 'di ba? At yung may mga talent in terms of marketing, 'di ba? Ito yung kailangan nyo. Kagaya ng sinabi natin kanina sa vlogging, ang kailangan natin is laptop, internet, at yung marketing skills, pwede ka nang mag-start ng sarili mong business. At maganda nito, hawak mo rin ang oras mo, at kung may kakilala ka na magaling din into marketing para mag-advertise, mag-market ng mga produkto, ng mga kliyenteng naghahanap, napakarami ngayon yan, lalo na yung mga online, nag-online business, nako, patok na patok yan ngayong new normal. Ayan. So, isa pang additional kasi dahil ako ay nagsistart din with online selling. Mm-hmm. Alam nyo kasi yung ibang kakagraduate lang nila, so medyo nahihirapan silang maghanap ng trabaho. Correct. Isa sa ginagawa nila, so yan yung digital marketing. Tapos later on, meron pang i-share sa inyo si Ate Abby. Yun yung isang pinapasok nila ngayon. Kasi alam nyo po, sa sobrang dami na ngayon, halimbawa ako bilang isang online seller, hindi ko na kasi magawa na paano ko bang i-market to, paano ko gagawa ng mga kailangan kong post. Yun po yung ginagawa nila. Kaya kung yun yung talent po, let's say, tignan nyo din po yung mga anak ninyo, baka ito yung talent nila, meron pong opportunity para sa kanila. Correct. So, yung mga newly graduates, huwag mawala ng pag-asa. Ito po yung pwede. Ay, saan ako maghahanap ng trabaho? Ito yung isang business. Hindi mo kailangang maghanap ng trabaho at your doorstep, di ba? Nasa iyo ang gadget, nasa iyo ang talent. Ikaw na yung bahalang mag-market din okay, ng mga produkto. And let's go to number 9. So, ayan ang tailoring services. Di ba pag nanonood kayo ng live, Terno, Cotton, Spandex, ganyan na kayo. Tinatahe yun. Ito po yung mga tinatahe. Sabi nga dito, actually, medyo malaking puhunan siya kasi kailangan mo ng makina na... Mm-hmm. Tapos yun, mga mananahe. Pero ito po yung isang napakaganda ngayon. Kasi alam nyo yun, minsan naisip ko, ang dami na natitinda ng mga terno pajama, yung mga sleepwears na yan. Parang ang ganda ding tignan yung opportunity na yun na baka pwedeng pasukin natin yung tailoring business. Meron po ako isang supplier, silang magkakapatid. Kasi nung kausap ko, ang kachat ko sa Facebook ay yung ate. Tapos nung doon na sa may, yung ide-deliver na, aba yung bunso na yung kausap ko. Tapos doon sa Tahian, yung ditche yata nila. Iba. So parang, di ba, family business na siya kasi daw yung ate nila, sila yung may alam tungkol sa mga tela, ganun. So, ayan. Di ba, uso din ngayon yung mga bedsheets. So, ayan. Yung mga punda ng unan. Diba? So, ayan po yan. Kaya kung makikita nyo talaga naman, patok na patok. Saka so, actually, may mga ilan siguro sa ating mga nanonood dyan na merong makina sa bahay magpaturo lang kayo at saka naku, napakarami ng mga online tutorial ngayon available sa website, sa mga YouTube, kung paano kayo matututong manahe. Hindi kinakailangan yun talagang malakihang tahe, di ba? Yung mga simple nga lang na mga punda ng throw pillow, bedsheets, kagaya nga ng sinabi mo, pwede na tayong mag-start ng tailoring. Ayan, so syempre babasahin ko to dahil ito mabibigyan ko bukas ng chicken roll. Ayan, Nanay Mirna C, subok na malinis, subok na masarap. Try nyo na. Ayan, yan po yung sample ng pwede maging vlogger. Kuya Patrick, alam mo pagka ano natin to. Influencer. I-business natin to. Kasi pag ikaw ang nag-comment sigurado. Inabayaran po yung mga ganyan. Kaya bukas papadala ko po. Hingin po natin kay Nanay Mirna C ang inyong chicken roll. So thank you Kuya Patrick. Ayan, so, medyo nalilibang tayo sa dikala pala ako. And so, on number eight. Ating number eight ay bills payment business. Okay. Ano bang bills payment business, Ate Carlene? Ito po yung, sa panahon ngayon, yung iba natatakot lumabas para makipagpilahan sa pabayad ng mga electric. Okay. Sa pamamagitan ng business nito, nasa bahay lang kayo. Yung iaabot mo lang yung bayad, yung resibo,
I-transact na yun ang bills payments or sa bahay ka lang, kikita ka na at the same time, magandang hassle-free pa sa taong na nagpapabayad sa'yo. Pwede na nilang balikan yung resibo kinabukasan or mamaya, hindi na nila kailangan lumayo. Yung may additional charges lang, pero napaka-convenient naman po sa part na nagbabayad. Correct. Oo. Ito yung mga tipo na, kasi actually ngayon, meron na naman tayong mga GCash, PayMaya. Pero meron pa rin mga tao kasi na ayaw nila sa online. So, kaya ito, yung mga business center, yung mga bills bayad payment, center. Yung mga bayad center. Uh-huh. So, ito po yon. So, kung interesado po kayo dito, matutulungan po namin kayo bilang mga kasosyo nga po ninyo. Mm-hmm. Tingnan natin paano ba to. Kung meron man kayo dito sa 50 na to na interested kayo, tatanggapin po namin kung hingi po kayo. I mean, magtulungan po tayo. Mag-umpisa. Kung paano mag-umpisa. Yes. Tutulungan po namin kayo. Ayan. So, yan. So, punta na tayo agad number 7. Okay. So, mukhang ang lahat ng napupunta sa akin is more on online. Na nag-online ako, di ba? Parang it's a sign. Okay. So, number 7 is graphic design business. Okay. Kung ikaw ay tipong malikhain ka or magaling kang mag-design, ito yung business na patok sa'yo. Bakit? Marami ngayong nag-online business. Hindi nila alam kung paano gagawa ng design or mag-edit. Sa pag-edit, kung paano nila i-market yung page nila. So, ito ang patok na business para sa'yo. Ganon din sa mga vloggers, di ba? Kung napapansin nyo, yung mga nagbablog, di ba? May mga pa-echos na mga, kung ano, mga nag-a-appear sa kanilang page. Sila yung mga, ito ang trabaho ng isang graphic designer. Para maging catchy yung page, para maging effective na influencer ang isang vlogger or ang isang online seller. Yan. At actually, nasa kanila yung buhay. Malaking part ng business, nasa kanila yun. Kasi sila yung tipo na pag nagbabrowse ka sa Facebook, mapapahinto ka Parang may something. So, yun yung trabaho nung nag-graphic design. Kaya hindi lang yun basta. Actually, pinag-isipan yun. So, kaya yun yung isang talent na actually, yung mga fine arts graduate dyan, kahit yung mga art, yung mga, basta yung mga magagaling mag-drawing, ayan, yung may mga talent sa pag-drawing at sa pag-design, ito ang patok na business para sa'yo. And ito, syempre, sikat na sikat ngayon to, sigurado. Okay. Sa mga magulang. Narinig nyo na ba, yung mga mommies, ang ano nila ngayon, ang sinasabi nila, ang laging statement nila, bakit parang ako yung nag-enroll? Oo. So, yung mga tipong, ako ba ang nag-aaral ngayon? So, ayan, yung online tutoring, and then later on, yung online, yung tawag dito, ano nga yung before na gusto nila na topic? Yung sa mga online class, how to handle online classes. Ayan. So, itong online tutoring na to, kasi sadly, maraming mga teachers, mga na-layoff sila. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi kailangan po kayo ng mga mommies. Correct. Na tulungan sila. Kasi pag narinig niyo po yung mga struggles ng mga mommies na nag-online ngayon, laging ang sabi nila, bakit parang ako ang naka-enroll? So, doon tayo ngayon papasok. Bilang mga magagaling tayong magturo sa mga bata. So, online na din po natin to gagawin. And then, later on, meron din tayong ilo-launch sa kanila. So, ito yung parang may program dito si La Kuya Sam na pwede nating makita or pwedeng opportunity din na makuha ng mga teachers natin. Tama. So, oo. Naku, buti na lang pala ang mga anak ko malalaki na hindi ko na kailangan. So, hindi ka bang hindi ako nag-enroll. Sila talagang naka-enroll. Ayan. So, bago tayo gumawi sa ating top 5 potential business or patok na business this new normal, again, feel free to comment any feedback or any suggestions about the mga suggestions namin na patok na business this new normal. Kung gusto nyo or interested kayo in any of this 15 at hindi nyo alam kung paano kayo mag-start, feel free to comment or message ang Incenso at Asenso FB page. At kung sa tingin nyo may mga kakilala kayo na interesado sa ganitong business, huwag kayong mahiya na itag sila or i-comment sila sa atin. Okay? And, yan, countdown, no? Top 5. Okay. Number 5.
baking business. Ayan. Ako. Ito, marami na itong nagsusubok. Dati kasi pag sinasabing baking business, yun nag-aaral. Ngayon, makikita natin sa Facebook yung mga condensed cake. Nakikita nyo yung gatas lang, itlog. Na-try ko na yun personally. Kahit hindi ako marunong mag-bake. Rice cooker lang ang gamit ko. Nakaano ako nung kapitbahay na isang ano na nagustuhan nila yung lasa. Pero dito sa baking business kasi, yun nga, dati kailangan mo pang mag-aral. Pero ngayon, through YouTube or through sa social media, nagagabayan na tayo kasi ando na yung mga ingredients. Tsaka yung kung paano gagawin, tsaka kung ano yung mga gamit. Tsaka dito pwede mo i-personalize yung order mo eh. Kasi katulad sa amin, meron kami doon sikat na kinukuha na sa San Rafael. Kung ano yung gusto mo, manit, yung money cake, o di kaya kung ano yung design na gusto mo yan. Kasi pag nasa commercial na mga ano ka, cake, kung ano yung design lang nila, yun lang bibilhin mo. Pero sa baking business na to, kung ano yung gusto mong, katulad ng paborito ng anak mo ay mga black pink, yung mga ganun na mga design, yung mga theme, pwede mo i-request, opo, i-personalize dahil sa baking business na to, na nasa bahay ka lang. At saka maganda kasi dito, hindi mo kinakailangan na bumili ng oven na malalaki, na mamahalin. Kagaya nga ng sinabi mo, Ate Carlin, di ba? Rice cooker lang, or kung may steamer kayo sa bahay, po pwede na kayong mag-start ng business ng baking. Actually, yung mga simpleng mga puto pa lang, di ba? Considered ano na yun. Ayun, oo, nice. So, mouth-watering. Yung may mga business po dyan, so kung gusto nyo po. Latag mo na. Yes, kung gusto nyo pong mag-plug ng inyong mga negosyo, yan. Tap nyo rin po kami. Sabi nga po ni Tita Gina de Guzman, siya po, looking forward for that topic. So, ayan, maraming salamat po, Tita Gina. And then, syempre, wag na nating pagtagalin kung tayo ay galing sa top 4 tayo. Number 4 na tayo. So, ayan. So, ayan. Ayan. Loading business. Nako, siguro naman, familiar na sa ating lahat ang e-loading business, di ba? Panahon pa to ng mga 5210, 3310, may e-loading business na po. Okay, hindi nyo kailangan ng napakalaking puhunan, SIM card lang at cellphone ang katapat niyan. Pwede na kayong mag-online business. Pwede nang kumatok sa pintuan ng bahay at kikita na kayo. Hindi man ganon kalakihan, pero ito yung kumbaga mag-uumpisa ng negosyo para sa iyo eh, 'di ba? Lalo na may mga kababayan tayo na talagang hindi wala namang kalakihang pampuhunan. Mm-hmm. So, ito yung napakagandang start-up na business para sa inyo. Actually, ako nag-iisip ako ng ano eh, ng e-loading business eh, di ba? Yung tipong kahit papaano may panggastos ka sa araw-araw. Yan. Okay, so hindi ko na pagtatagalin dahil yung susunod, ito, interesting to. Kasi parang match na match siya yun, no? Ayan, so syempre ang online selling, sabi nga, mula nung nag-pandemic, sabi ko, naglulungo kami, lahat na lang ng tao ngayon nagtitinda. So lahat na, at kahit ano ngayon, natitinda na siya online. So sabi nga natin, ngayon sikat na sikat, sabi nga namin, ang mga bata ngayon sa bahay, magugulat ka na lang, may dumarating na courier. Tapos COD, babayaran. Salamat Shopee. Alam mo yun, lahat ngayon. Actually, ang Shopee dapat bawal to sa mga bata, pero matatalino na rin sila. Marunong gagawa ng account yung lola nila, gagawa ng account yung mommy nila. So, madiskarte. Oo, madiskarte. Diba, online selling, anything under the sun. Pwedeng ibenta. Ultimulo pa, binibenta na ngayon. Online, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, usong-uso din ngayon. Kung hindi ka makapunta ng, halimbawa, hindi ka makapunta ng SNR, hindi ka makapunta, uso pasabay. Na din ngayon yung mga pasabay. So, ang dami. Hindi ko na po masyadong na-elaborate yung online selling. Alam niyo yan na parang hindi kailangan ng malaking puhunan. Sabi nga, dito sa online selling, meron din tayo tinatawag ng mga reseller. Sabi nga, grab ka lang ng picture ng yung supplier, pwede na yon. Post mo lang, wala kang puhunan, kuhanin mo kay supplier mo, kikita ka. So, hindi natin siya masyadong i-discuss kasi bibigyan natin siya ng isang topic talaga. Correct. So, ano yung mga tips, ano yung mga pwede nating ibenta sa online selling. At, di ba last time meron tayong guest, ang mag-asawang Nerpio, di ba? Yes. Sila Mr. and Mrs. Nerpio. Na before, kahit sila nag-offer for reseller. Okay. So again, huwag kayong mahiyang mag-comment, like and share ang page ng Incenso at Ascenso. Nako, excited naman tong top
2 nating patok na business this new normal. And on our number 2 is Merienda Business. Merienda Business. Yun. Ito po ay kasalukuyang ginagawa ng aming kapitbahay at kamag-anak ng mister ko tuwing umaga, lugaw, tuwing tanghali at naman pahapon. Yung mga sopas, spaghetti, meron din silang tukwat baboy at saka yung sisig. Yung tipong yung idea nila na masarap kumain ng sopas. Ang ginawa nila, binisnes nila yung pag gusto nila pagkain ng sopas at nilalako nila yun. Mm-hmm. Pamamagitan ng pagluluto lang nila, schedule nila ngayon, spaghetti at saka puto. So, lalo din mismo gumagawa ng puto. Yeah, steamers sila. Tapos nilalako nila yung pinupost din nila sa Facebook. Sa negosyong ito ay yung sarili mo lang experience, kaya mo nang kumita. Okay. Hindi rin kailangan ng malaking puhunan. Mag-umpisa ka lang sa maliit. Sa bahay. O steamer, tsaka yung talent mo sa pagluluto ng mga merienda. Na tsaga lang sa paglalako din, tsaka pag-aalok ng mga kakilala. Pero sa amin, Auntie Curlin, actually, dun sa lugar namin, merong isang, may group chat kami. So, alam mong kagandahan doon, pag tanghalian, may magte-text, ito yung menu namin. Oh. Actually, one day before. Pero ngayon, kagandahan, pati merienda. Meron na. Fish ball, kikam, squid balls. Basta mag-message ka lang doon, anong order mo, darating sa pinlo mo. Yan. So, diba? Digital na talaga lahat. Kita mo, diba, tsaka pati mga street food, ano? May, very innovative na sila ngayon. Dati, pati yun. Turon, ayan. Banana queue. So, ayan. Dati, aabangan mo sa gate ng pintuan niya, ng bahay niya. Pero ngayon, dinideliver na rin. So, ayan. Marketing strategy. Ayan, oo. At bago tayo tumungo sa ating number 1, ayan, si Mary Rose Austria. Magandang gabi sa iyo. From Quezon pa ata ito. Oh, Rose, okay. Ayan. All the way from Quezon. Magandang gabi. Ayan. So, Ang top one, ito malapit sa puso ko, yan. Sari-sari store business. Actually, ito yung naging, for the longest time, ito yung naging business ng lola ko. So, kagaya nga ng sinabi namin kanina, di ba, yung mga ibang negosyo dito talagang existing na, hindi pa man wala pang pandemic. Sari-sari store, di ba? Pwede tayong mag-start ng sari-sari store sa mismong bahay lang natin. Sa na-experience nga namin, sa bintana lang ng bahay namin eh. Doon lang may sari-sari store na. Anong kagandahan nito? Lahat ng mga basic needs mo, gagawin mo lang naman, dadagdagan mo lang naman ng bili mo eh. Para at the same time, ma-retail mo yon sa mga kapitbahay mo. Maibenta mo yon. Kumbaga, win-win situation to eh. Ikaw, nagagamit mo na rin personal yung mga personal use, yung mga paninda mo. And then, at the same time, yung mga kapitbahay mo na hindi na kailangan na lumabas, hindi na kailangan pumunta pa ng palengke para bumili halimbawa ng toyo, ng suka, ng delata, at least sa'yo mabibili na. At kumita ka pa, di ba? Ayan. So, sari-sari store, actually, parang yun din yung isang tulong namin bilang mga kasosyo ninyo. Yes. So, kasi lalagyan natin eh, paano bang mas, kasi syempre sari-sari store, tabi-tabi yan eh. Uh-huh. Bilang mga kasosyo ninyo, yun yung gusto kong ma-excite kayo na pagtutulong-tulungan natin, paano bang na yung sari-sari store ko, ano ba yung mga tips para yung mga tao sa akin pumunta? Correct. So, yun yung ano natin. So, again, yan yung ating top 15. So, sabi nga dito, basahin muna natin yung mga comment na tawa ko. Merong comment dito, sabi nga ni Ate Paula, di ba pag... Sabi nga, PM is the key. Totoo naman, kung talagang interesado kayo sa mga, alinman sa top 15 na binanggit namin ng mga negosyo, gusto nyo mag-umpisa, huwag kayong mahiyang mag-PM or mag-message sa Facebook page namin. Ayan. So, sabi nga po namin, join us in Ora et Labora Advocacy Co-op. Actually, yun nga po, ulitin po natin, yung Advocacy Co-op po na to, hindi lang po ito kami. Sabi nga, tayo po ito. Tayo. So, kung paano mag-join dito, i-click lang po natin yung link. Yes. Para po tayo ay maka-join sa co-op na to. At isang magandang benefit ng pag-join natin sa co-op na to, syempre, ito pong mga binigay namin sa inyo na top 15 business ay mga pwede nating pasukin para tayo maging isang entrepreneur. So, at the end of the day, kayo po yung magde-decide. Correct. Kung ano ba yung talent natin dito, ano yung gusto natin dito. Pero bilang kasosyo po ninyo, yun yung isang tulong namin. Pag kayo po yung naging part or naging
kapamilya namin dito sa co-op na to, matutulungan po namin kayo. Pag-usapan natin, ano correct ba yung para sa iyo dito? Kumbaga, dito sa 15 na to, dito kayo po pwedeng mamili, di ba? Isipin nyo, unang-una, ano ba yung passion ko? Ano ba yung gustong-gusto kong ginagawa? At masaya ko kapag ginagawa ko. At ito yung maganda na... At kapag naisip mo na, na-decide mo na, ano ba talaga yung gusto mong maging negosyo, naririto ang Ora et Labora Advocacy Co-op para tulungan kayo na mag-umpisa sa inyong negosyo. Yan. At bago natin makalimutan, just to give credits kung saan natin... At para makita ninyo yung buong kung meron, details. Kung meron pa kayong mga information na gustong malaman, you can visit www.moneymax.ph para dito sa top 15 na patok na business, this new normal. Yan. Ayan. So, meron akong nabasang comment dito. Ayan, influencer kasi talaga to. Influencer to eh. Sabi niya, Patrick, sabi niya, JMC Online Store, quality goods and affordable prices. Bili na. Visit their FB page now. So, mahal ang kanan. Maraming salamat, Kuya Patrick. So, ayan. So, yung may mga existing business na, pwede nyo rin po kaming kontakin kung gusto nyong ma-plug or ma-add. Ma-i-add yung inyong business sa ads. Yan. Ayan. So, syempre, para sa ating mga few reminders, so... Mm-hmm. Oh, wag lang nating... Oo, wag lang natin din munang kalimutan. Every Monday, ang ating ang insenso at asenso, 8:30 ng umaga. Saan ito mapapanood? 8:30 ng gabi. Oh, 8:30 ng gabi, sorry. Ating ang batingaw. Okay. Ang asenso at insenso page. At ang batingaw ng GMC. San Agustin Parish. Okay. At every Wednesday ito, ang negosyo dito sa Incenso at Ascenso page natin. At syempre, after ng isang buong busy linggo natin, every Friday, mm-hmm. thanks God, it's Friday, alas 6 ng imedya ng umaga, gumising tayo at ihanda natin ang sarili para ilabas natin, i-release natin lahat ng nasa puso natin sa araw na yun. Tuwing Biyernes po, 6:30 ng umaga po. Thanks God, it's Friday. Tama, ayan. And again po, nire-remind natin ang ating Facebook page, www.facebook.com, ang Insenso at Ascenso. Huwag po natin kakalimutang i-like ang ating page. And, para sa mga ilang karagdagang information. Hello Kuya Sam, magandang gabi. Hello, good evening. Good evening po sa lahat and good evening po sa mga ka-asenso natin, sa mga sumusuporta po sa atin dito po sa negosyo, no? So, napakaganda po ng topic natin ngayong gabing ito and we were blessed. Maraming salamat Ate Jamie, Ate Carlene, Ate Abby, no, for sharing the top 15, no. Actually ito pong top 15 na pinag-uusapan natin kasi kaya po namin to yung idea na to ay pino-float natin unang-una ngayong panahon ng pandemic ay baka mamaya we are entering in a new normal. Hindi natin alam kung hanggang gaano po ito tatagal. That's the real fact, no? Hindi po natin malaman ito ba we cannot say na ito tapos na to by December, by January okay nang lahat. Kaya po ngayon pa lang, nagbibigay na po tayo ng mga advice and ideas kung ano ang mga po pwede pa nating pasukin na business, no? So actually, bukod po sa, kaya parang ngayon pwede na natin pag-usapan, wag lang yung mga pang short term. Kasi baka mamaya tinitingnan nila, hindi, ito, libangan ko lang naman. Unti-unti, pag-isipan na rin natin ano ba yung mga negosyo na po pwede natin pang natingnan for a long-term business, no? And in fact, kung meron po silang top 15, meron din ako suggestion kasi kanina nga, napakarami ng mga creative. Ultimo makahiya, no? Sabi nga kanina sa usapan namin, ultimo, ano yung mga makahiya, no? So, makahiya ay ibinebenta na rin ngayon, no? Sa Manila, 2,500 na rin, pero makahiya samantalang dati. Dito sa probinsya, tinatapak-tapakan lang natin yan, di ba? Parang napakarami na po natin mga opportunities, no? Kaya po, lagi po tayo mag-tune in dito po sa Incenso at Ascenso. We really want na kayo po ay mapaunlad, no? Magkakasama po tayo umunlad dahil ito po yung programa po nating lahat. Pangalawa, actually, Eri rin po, naisip ko lang bigla, no? Na, po pwede rin naman, long-term career,
Abay, alam niyo po ang mabenta-mabenta ng produkto ngayon kasi bawat tao ngayon takot mamatay, takot magkasakit. Alam niyo ba magandang ibenta mo ngayon? Unang-una, of course, medicine, no? Pero bukod sa mga medicine, yung mga medical supply, yan po, pwede rin po nating maging negosyo yan. Kumbaga, you can also take, what, why not consider a career in insurance business, no? Kumbaga, alam niyo po, lalong-lalo na pagdating sa insurance business, baka mamaya, kayo po ay potential na maging financial advisor, eh ako na po mismo, kami na po mismo ang direktang tutulong sa inyo. Tama! So, tama! Long-term career to kasi alam niyo po ngayon sa mga clients po natin ngayon sa insurance industry, talaga namang mas maraming tao ngayon na kahit na nahihirapan, they are now always looking on a health insurance. Kasi nga, napaka-importante ng health ngayon, hindi mo malaman kung kailan tatamaan ng sakit, kung magkasakit, saan kukuha ng pambayad. So kaya kumbaga parang, baka mamaya there are someone na parang, oh, why not think of this as a career, as a business, no? So, muli po, maraming salamat po sa pagtunghay ninyo. Okay, girls? Yes. Yes, ito kasamahan din natin to sa simbahan. Si Ate Jovi, magandang gabi sa'yo. Magandang mga payo, nakakatulong talaga sa nais mag-business. Ayan. At kung interesado ka rin, Ate Jovi, na mga siguro kung meron kang questions or meron kang kakilala na gustong mag-business, pwede mo rin naman siya, pwede mo rin i-share sa kanila itong page natin. Ayan. So, Ate Jamie, muli, gusto pa muna namin kayong makasama, gusto po namin mag-extend, pero syempre meron po tayong program sa Ang Batingaw. So, inibitahan po namin kayo na mag-tune in sa Ang Batingaw paglabas po natin The Bucket List with Monsignor Andy Valera. So again, bilang final words, again, wag po natin kalimutan, yun nga po yung co-op po natin. Ito po yung isang i-build natin ng community. Kasi ito po yung dito tayo mas magtutulong-tulungan at dito po namin kayo mas mari-reach out. At again, kung mayroon kayong kakilala na kaya din namang tumulong sa atin bilang matulungan natin yung mga kasosyo natin na gustong mag-start ng negosyo, so invite din po natin sila. So Ate Carlene? Yun nga po, sa sinabi namin na itong ora et labora or gawa at dasal at gawa na ko-opo ay layunin namin tumulong sa mga gustong magnegosyo na walang kakayanan mag-umpisa. Sa pamamagitan po nito ay makatulong man lang po kami. Nangangailangan din po kami ng mga tao na willing na tumulong sa mga tao na nangangailangan ng mga pulihan. Kaya po tinatawag nating advocacy co-op kasi we're building community dito sa ating kooperatiba. At sabi nga ni Kuya Patrick, pahabol. Ang intento na at tulong natin sa progreso. Kaya naman ang blessing ay todo-todo. Ayan! Yan! 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 Talaga si Kuya Patrick. Napakahusay. Oo, napakausay. So, of course, no, so actually parang ako'y nababagabag lamang kasi when you see your Facebook today, alam niyo ba yung mga maraming nagpo-post ng drop the picture of ganyan yung mga challenge. No? Kaya lang, kumbaga, parang let us think in mind kasi pagka gumagamit tayo ng mga hashtag, marami ko kasi mga pedopila lalo na sa ibang bansa. Baka yung mga pictures na yon ito ay magamit. No? Kaya marami, kumbaga, parang ito, parang baka ito yung magamit. Pangalawa, ito kasi, syempre, hindi ko naman ginajudge yung mga apps. Kaya lang, remember, ang cellphone po natin ngayon, eh hindi lang naman cellphone. Nandiyan na rin yung bangko ninyo, nandiyan na rin yung confidential information ninyo. So, kumbaga, parang ingatan natin. At the moment na nag-install tayo ng mga ganitong apps, eh baka hindi nyo po alam, pati po yung mga password natin, yung internet banking, nako-compromise. Kaya po, napakahalaga po na pag-ingatan po natin ito, no? Siyempre, kumbaga, parang at the end of the day, ayaw natin na magkaroon tayo ng ganitong mga maraming pagsisisi, no? Pero, in the end, so going back to the topic, sorry, na-ano lang ako, parang masyado. Kaya Kuya Sam, mas maganda gamitin na lang talaga ang internet, ang cellphone sa pagne-negosyo, di ba? Yes, yes. Yan yung tamang gamit, no? Kumbaga parang, alam namin na yung mga, or sabi nga nila, kung talagang you want to be proud of your daughter, of your son, i-post mo na lang siya doon sa mga, yung mga, within the family members, within the friends, but not really on public. Kasi, kumbaga, alam niyo po, mga pedophilia, picture lang naman yan eh.
magiging iba na ang damdamin nila. So kaya very important, pag-ingatan po natin ito, no? At saka syempre yung mga finances natin, no? Just a word of thought. Parang na-an lang po natin ngayon, no? Kaya yan, so maraming salamat po. Go ahead. Yan, at magkita-kita po tayo sa Friday. Thank God it's free day at 6:30 ng umaga. Yan. Yes. Okay. So, muli po, magandang gabi sa ating lahat at patuloy po tayong mag-ingat. God bless po. Thank you. Salamat po sa inyong lahat, no? So, syempre, ang ating final song, napakaganda po nito, very inspirational, ang The Climb. Yes. No? So, no? Okay, so maraming salamat po. Good night po. Good night po sa inyong lahat. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Yeah.